Bagamat ang ibang mga detalye ay binago para sa kapakanan ng pagsasadula, ang tunay na kasaysayan na ito ay masusing pinag-aralan at napatunayang totoo at naayon sa mga tunay na pangyayari. Elemento ng pagkabigla ay ang susi. Dapat masurpresa nyo ang inyong kalaban. Nang sa ganun, hindi siya magkaroon ng panahon makapag-isip. Tiyakin nyo na patayin nyo kagad siya. Maging brutal kayo. Maging matapang. Patumbayin nyo kagad siya at patayin. Huwag siyang kaawaan. Namuhay at nagsanay kami sa disyerto para sa isang layunin. Ang magbalik sa Ehipto at pabagsakin ang gobyerno. Handa kaming harapin ang anumang paghihirap alang-alang kay Allah. Ginagawa namin ang lahat dahil sa panawagan ng Islam. Dalawa lang ang pagpipilian namin. Una, magmamatay at pumunta sa langit o mabuhay sa pakikipaglaban. Isa akong magaling na sharpshooter at nagsanay bilang isang sniper. Ang sino mang makipaglaban para kay Allah at nasawi o nagtagumpay ay magkakamit ng malaking pagpapala. Nasa paraiso na ang kapatid mo, Mustafa. Lagi mo na lang sanang iisipin na maayos na ang lagay niya doon. At huwag niyong sabihin doon sa mga namatay para kay Allah na patay na sila. Hindi, buhay pa sila. Mali ang pananaw mo. Yan ang sabi ni Allah. Assalamualaikum, Emir. Malaikum salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kamusta naman ang pagsasanay, mga kapatid? Mabuti naman po, Emir. Purihin si Allah. Magsiupo kayo. Sa tuwin ay binibisita kami ng Emir para subukin ang aming kahandaan. Isang gabi, binasa niya sa isang pahayagan mula sa Cairo ang tungkol sa isang misyonerong dinakip. Pinagbintangan sila na tinangka nilang hikayatin sa pananampalataya nila ang ilang Muslim sa kanilang ospital sa pag-aalok ng sex at saka pera. Kamatayan ang dapat sa kanila! Alu Akbar! Alu Akbar! Alu Akbar! Alu Akbar! Alu Akbar! Kuminahon kayo! Kuminahon kayo! Tumahimik kayo! Isang pangbabastos yun para sa amin. Dahil buwan ngayon ng Ramadan, pakiramdam namin hindi namin na ipaglaban si Allah. Galit na galit ang lahat sa narinig namin. At para sa akin, isa ito sa mga naging dahilan para lalo kong magalit sa mga Kristiyano. Sabi ng mga Kristiyano, natama sumumpa sila. Sumumpa kami. Nawawakasan namin ang pag-iibanghelyo ng mga Kristiyano. Ay ang salitaan ng ano man ang mangyari. At ito ang tunay na hindi salita. Pumayag ang Emir sa isang militar na sagupaan. Kaya nga, iminungkahi niya ang isang paraan. Susulat tayo ng isang libro na magsasabi na ang Biblia ay napalitan at hindi maaaring pagkatiwalaan. At sino naman ang susulat ng aklat na ito? Ano ang problema? Natatakot ka ba sa isang aklat lang? Ang sabi ng nanay ko, gumagawa ng mahigat pang kukulam ang mga Kristiyano sa pamamagitan niyan. At ang sino mang magbasa niyan ay tatablan ng pangkukulam nila. At ng isang sumpa, hindi ko babasahin ang aklat na yan. Hindi! Hindi! Imposible yan! Maari ba? Huwag ka na muna makipagtalo, Khalil. Kung naniniwala ka kay Allah at ang huling araw, gawin mong sasabihin ko sa'yo, Khalil. Hindi, Emir!
Humarap na lang kayo ng ibang gagawa niyan. Hindi, ayoko! Khalil, nakikiusap ako, Emir. Humanap na lang kayo ng ibang gagawa. Kumbinsido na ako na walang makakagawa ng misyong ito. Kundi ikaw lang, Khalil. Kaya kung maaari tanggapin mo na, nakikiusap ako sa iyo. Pero, hinihingi niyo sa akin na maging katulad nila at mag-isip na kagaya nila. Paano ko gagawin yun? Hingin niyo nang patayin ko ang lahat ng Kristiyano sa Egypt. Pero huwag niyo lang ipabasa sa akin ang aklat na ito! Kahanga-hanga talaga ang katapatan mo sa ating Panginoong si Allah. Pero ang masama niyan, nabulag ka ng iyong katapatan. Nawala na sa iyo ang pangunawa mo. Hindi mo ba nakikita ang paggalang at ang malaking karangalan na mapapasa iyo, Khalil, kapag nakumpleto mo na ang misyong ito na inaalok ko sa iyo? Ikaw ang unang maghahayag ng kasinungalingan ng mga Kristiyano at ng mga Hudyo. At ikaw ay makakatanggap ng 500 kada buwan para meron kang panggastos at pambili ng iyong kailangan. Ako ang magdadala sa iyo nito. Iniwan na namin ang kampong yun sa disyerto at umuwi na ako sa amin. At lumipas ang isang buwan na wala akong ginagawa. Ay, teka. Ano nangyari sa pinapanood ninyo? Kawawa yung babae. Ano nangyari? Bigla siyang hinabol ng anak niya, ha? Kaya nasagasaan yung bata. Nagbibiro ka ba? Ibaba niyo na lang yan at panoorin na natin. Khalil? Ilang beses ko na sinabi na huwag niyong panonoodin yan! Hindi namin pinapanood! Khalil! Kapatid mo siya! Tigilan niyo na! Sa wakas, nagdesisyon akong sundin ang utos ng Emir. Kailangan kong sumunod at gawin ang ipinagagawa niya sa akin. Ang hindi ko alam ay kung paano sisimulan. Sa pagbabas ako ng Torah, napansin kong may mga kaunting pagtatalo. Pero sabi ko, hindi makakatulong ito dahil ang Quran ay marami rin ganitong mga pagtatalo. Kung sasabihin natin ang mga pagkakamaling ito ay nagpapahina sa Biblia, hinuhusgahan din natin ang Quran sa ganoong paraan. Kaya naman, naghanap pa ako ng mga kamalian. Pero wala talaga akong nakita. Binasa ko ang buong Biblia. Pero hindi ko na nakita ang inaasahan ko. Wala ni isang talata sa Biblia ng mga Kristiyano na nagbabanggit ng pagdating ng propetang si Muhammad kahit si Ahmed. Daladala ko na ang lahat ng mga kakailanganin mo. Oh, ito. Paghahayag ng katotohanan? Ang aklat na ito ay tumutukoy ng 26 na beses sa ating mahal na propeta na si Muhammad. Allahu alayhi wa salam. Alayhi salatu wa salam.
mga patukoy na makikita sa Torah at Ebanghelyo. Bakit hindi niyo pinakita sa akin to noon? Dahil gusto kong pagsikapan mong basahin muna ang Biblia na nag-iisa ka lang. At sa ganong pamamaraan lamang, makatitiyak ako, walang sasalungat sa iyong konklusyon. Khalil, anak ko, ang aklat na yan na sinusulat mo ngayon ay isang aklat na walang makakatulad pagdating sa mga maseselang usapin kagaya nito. Sa kapahintulutan ng Diyos, magandang magiging resulta. Sa tulong ng Diyos, Khalil, makikita mo. Maniwala ka. Sinumulan kong pag-aralan ang aklat na tumutukoy sa propetang Muhammad ng 26 na beses. Ang bawat isa sa kanila ay walang pinatunayang kahit na ano. Ang sabi ko, Panginoon, hindi ko mapatunayan na pinalitan ng Biblia at hindi ko makitang binanggit si propetang Muhammad kahit saan sa Biblia. Bakit ba ako nabubuhay? Sino bang sinasamba ko? Naisip ko kung totoo nga ang Biblia. Ano ang kahihinatnan ng Quran? Hindi sila parehong maaaring maging tama dahil magkabilang direksyon ang tinatahak nila. Kaya nga, sinimulan ko ang aking pagsusulat na may pamagat na ang Quran ba ang salita ng Diyos? Nang matapos ko ito, naglalaman ito ng 200-300 pahina. At isang araw, biglang dumating ang emir. Kung maaari, dito nyo na lang hintayin si Khalil. Lalabas na po siya. Salamat. Purihin si Allah. Sa wakas, nagsimula na siyang magsulat. Ano ba nangyari sa iyo, Khalil? Ano ba itong sinusulat mo? Sinasabi mo ba na ang Quran ay hindi salita ni Allah? Kung hindi kayo naniniwala sa akin, bakit hindi niyo basahin? Akala niyo ba masaya ako sa isinulat ko, ha? Paulit-ulit ako nakiusap. Naibigay na lang sa iba at huwag sa akin. At lagi niyo naman sinasabi sa akin na pinili ako ni Allah. Ikaw ang dapat sisihin. Hindi ako. Binayaran ka namin ng malaking halaga para ihayag mo kasinungalingan ng mga Kristiyano ang mga hayop na yun! Hindi! Sinabi niyo magsaliksik ako, kaya sinunod ko kayo! At ang aklat nila, ang katotohanan! At hindi lang yun! Ang Quran na nagsabi na si Isa ang Mesiyas ay ang Diyos! Magtigil ka! Kasinungalingan! Tigilan mo na yung mga pinagsasabi mo! Sinungaling! Sinasabi sa Quran, aling ka! Nagsasalita si Isa sa parabola. Tumahimik ka! At papalik siya sa mga ulap. Huhusgan niya ang lahat ng tao. Magtigil ka! Ang sura ng Almaida, si Isa ay may kakayahang lumikha. Hindi! Nakakapagpagaling siya. Aminil ka! At buhay siya ng patay. Papalik si Isa sa kinang ulap. At huhusgan niya ang mga bansa sa huling araw. Daya ng sabi sa Quran. Magtigil ka! Papatayin kita siya! Tumahimik! Tigilan ninyo yan!
makinig ka sa akin. Magmula ngayon, wala na tayong ugnayan sa isa't isa. Sasabihin ko sa grupo na trinaydor mo kami, hayop ka. At kung sakaling ipakita mo ito, kahit na kanino, papatayin kita. Traitor! Sinungaling! At sinasabi ko sa inyo, mahalin niyo ang inyong kaaway. Idalangin niyo ang mga umuusig sa inyo at pagpalain niyo ang mga sumusumpa sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo ang kabila. Labanan ang mga panghas dahil wala silang pananampalataya. Labanan ang mga sumasamba sa maraming Diyos. Labanan ang mga hindi sumasamba kay Allah. Maging sila'y mga ama, mga anak, o mga asawa. Patayin sila. Patayin silang lahat! Kamusta ka na? Baka maayos na ang buhay natin ngayon, ha? Tumira? Hello, Timothy. Si Khalil to. Hindi, ayos lang ako. Matagal na kitang gusto makausap. Isang araw, tinawagan kong isang kasamahan ko sa trabaho na alam kong Kristiyano. Umasa ako magkukwento siya sa akin tungkol sa Ebanghelyo. Pero natakot Hello? Siya at ibinaba ang Hello, teleto. Sandali, huwag mo ibaba! At may nangyari, ikinatakot ko. Nadiskubre ko na may kumuha ng bag ko na naglalaman ng Biblia ko. At pasper na! Ilis! Nakita niyo ba yung bag ko? Ay, dyan na po. Ano mo kayo apurado? Manager! Manager! Nakita niyo ba yung bag ko? Ano bang bag ang pinagsasabi mo dyan, ha? Nandun kasi yung ID ko eh. At yung Biblia ko. Hoy! Bumalik ka! Hoy! Hindi ka pa nagbabayad sa telepono! Hoy! Magbayad ka! Diyos ko, dinggin niyo po ako. Ipakita niyo po sa akin ang daan. Ang nais ko lang makilala kayo at maglingkod sa inyo. Ng buong puso ko at ng buong kaluluwa. Minahal na kita noong bata pa ako. Ang buong buhay ko ay nasa inyong mga kamay. Panginoon, naguguluhan ako. Kailangan kita. Alam kong nag-iisa kang Diyos. Ikaw ba'y Diyos ng mga Muslim o Diyos ng mga Kristiyano? Kung ikaw ang Diyos ng mga Muslim, alisin mo ang lahat sa aking isip maliban sa Islam. At kung Diyos ka nga ng mga Kristiyano, pagliwanagin mong puso ko at sasambayin kita. Ipakita mo sa akin ang tamang daan at ang katotohanan na nakikiusap ako. Nang gabing yon, naging mahimbing ang tulog ko. Noon lang yun nangyari sa buhay ko. Nang magmamadaling araw na, nanaginip ako. Sa akin. Sino ka? Ako ang hinahanap mo, Khalil. Hindi ko yun maalala. Basahin mo ang aklat. Mahal ko ang aklat na yun. Oo, alam ko. Nawala akong aklat, pati ang mga papeles ko. Hindi maaaring mawala ang aklat. Tumayo ka at buksan mo ang aparador. Makikita mo ito sa loob.
Khalil? Mama, matawarin niyo po ako. Dahil naging marahas po ako sa inyong lahat. Akala ko sinusunod ko ang tunay na pananampalataya. Hayaan niyong halikakuin niyo mga paa. Oh, Diyos ko, ano bang ginagawa mo? Anong nangyayari sa'yo, Khalil? Itinuro ng Diyos ang katotohanan. Ang Diyos na kilala ko ngayon at hindi ang Diyos na sinusunod ko noon. Meron lang naging isang Diyos. Opo, Mama. At tinuruan niya akong maling ka at sundin ka. At sino ang Diyos na ito, Khalil? Siya ang tunay na Diyos na nahayag kay Kristo. Si Isa gaya ng nasulat sa Quran. Tumigil ka, anak. Baka isipin nila nasisiraan ka ng bait. Susundin ko po kayo. Pero naniniwala po ba kayo sa akin? Bakit hindi ako maniniwala? Ngayon mo lang ako trinato ng ganito. Sige na, anak. Magpahinga ka na, ha? At tunay na hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang puso ko'y nabaga. Binago ng pag-ibig. Hindi ako nakatulog ng buong magdamag hanggang sinikatan na ako ng araw. Ang tingin ko sa lahat ay napakaganda. Gusto kong halikahan at yakapin ang lahat ng nakakasalubong ko at sabihin sa kanila na mahal ko sila. Kahit mga Kristiyanong kilala ako bilang bayolente at panatikong tao. George! George! Huwag ka matakot! Ako si Khalil! Hindi pa kami bukas, sir. Gusto lang kita makausap. Sarado pa nga kami. Ako, kailangan ko ng kapatawaran mo. Pakiusap. Pwede ba? George! Saka na lang tayo mag-usap. Pakiusap, nagbago na ako. Hindi na akong gaya ng dati. Nagbago na ako. Nasaktan kita noon dahil isa kang Kristiyano. Patawarin kita? Nagbago ka Hindi ako karapat-dapat sa kapatawaran mo. Patawarin mo ako. Patawad. Nagbago na ako. Hallelujah! Ang ibig sabihin nun? Kapatid, malalaman mo rin. George, ano nangyari sa'yo? Nabago Halika. Na ako. Halika. Patawarin mo ako. Pinatatawad na kita. Halika, tuloy ka. Pumasok ka. Nagbago na ako magmula ng araw na yun. Khalil, naniniwala ka ba na ang mga taong nakakakilala sa akin at ang mga tao sa trabaho, nakita nila ang naging pagbabago sa buhay ko. Dati puno ako ng puot at pumapatay ako. Nanununog ako ng mga simbahan at nagnanakaw sa mga tindahan. Napaka-bayolente ko noon. Pero binago ni Kristo ang buhay ko. Magmula nang mamuhay ako nang naaayon sa sinasabi ng Biblia, naging mapagmahal akong tao. Malaya na ako ngayon. Pinalaya ako ng anak. Ang buhay ay kay Kristo at ang kamatayan ay kapakinabangan. Noong araw, ang kamatayan ay pangit at nakakatakot. Pero hindi na nagahari ang kamatayan ngayon. Na kay Kristo na ako at ang lahat ay nabago na.